Aid sa pagtulog gabi-gabi. B. Magpa-blood smear agad kahit may sinat lang kung nakatira o galing sa lugar na may malaria. T. Sumunod sa tama at maagang gamutan para sa mabilis na pagaling. Libre ito. Pumunta sa barangay microscopist o health center sa inyong lugar. Isang paalala mula sa Pilipinas Shell Foundation, Malampaya Joint Venture Partners, Department of Health, Palawan Provincial Government, Puerto Princesa City Government, Kilusan Ligtas Malaria at nang himpilang ito. DWIZ Manila, DWIZ Palawan, DWIZ Tagupan. DWIZ can now be heard anytime and anywhere. Just download the DWIZ app on Apple Store and Google Play Store. Get updated with the latest news in and out of the metro and participate in the discussion. 94.3 DWIZ Palawan. Noon at ngayon, DYPR, una sa balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita, Ruth Rodriguez at Nico Mendoza. Oras, isang minuto, makalipas ang alas 6. DYPR, balita sa umaga. Magandang umaga, lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Ngayon ay araw ng Martes, October 12, 2021 at narito na ang mga balitang dapat yung abangan ngayong umaga. Bagyong Maring nag-iwan ng 5 patay at 4 nawawala sa bayan ng Nara at Rizal. 10 manging isda nalula ng lumubog na fishing boat sa bayan ng Taytay na sagip ng PNP Maritime. DOH Mimaropa, magsasagawa na daw ng COVID vaccination prioritization sa mga tourism frontliners. Headlines. Water level sa ilang major rivers sa lungsod, bumalik na sa normal. Headlines. Sa showbiz balita, tagboros TikToker na si Naomi Castro, bibida sa isang online show sa YouTube. Headlines. Sa balitang Good Vibes, Tabang Nara, mga bayanihan at projects para sa mga nasa lanta ng Bagyong Maring sa Southern Palawan. Headlines. Abangan ang detalye ng mga balitang yan, makalipas lamang ang ilang sandali. DYPR, balita sa umaga. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Palawan Pawn Shop, Palawan Express, pera padala. Boy, matuta sa Palawan. Palawan? Magprinda ako. Sure, ma. Ako naman magpapadala sa tatay ko. Right away, sir. Barato. Paspas. Walay hasol. Ipalawan mo na. Regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. Hanap mo ba ang negosyong pandemic-proof? Dito ka na sa iFern. Sila lang naman ang nasa likod ng mga produkto gaya ng Fern D, Fern Active, Milka at Aurora Beauty Products. Wala kang talo palawenyo dahil bukas na ang business hub nila sa Puerto Princesa at siguradong babalik ang investment mo. iFern promotes health, wellness and financial freedom. Visit iFern Palawan at SJD Building, San Pedro Highway, Barangay San Pedro, Puerto Princesa City. Call or text 0977-673-4292. DYPR, balita sa umaga. At sa detalye ng ating mga balita, Bagyong Maring nag-iwan ng 5 patay at 4 na nawawala sa bayan ng Nara at Rizal. Ang detalye ng balita mula kay Romy Luzares. DYPR Balita. 5 ang pinakahuling na itala na patay sa Bagyong Maring at 4 ang nawawala hanggang ngayon. Ito'y base sa pinakahuling update na inilabas ng Provincial Disaster Risk Reduction Management. Ang 5 nasawi ay mula sa Batang Batang at Princess Orduha. Kabilang dito ang isang 3-taong bata na natagpuan kahapon habang patuloy naman ang paghanap sa 4 pang nawawala. At ang isa dito ay sa Barangay Iraan, Rizal, Palawan na natangay ng agos ng ilog sa dama na kinilalang si Lara Rijon, 40 anyos. Nagtala din ng 11 casualties sa mga alagang hayop sa Maasin o Barangay Maasin, Quezon, Palawan. Ito ay kinabibilangan ng 7 kalabaw at 4 na baka. Nagtala din ng 9 na bangka ang nasira at iba pang mga bangka ang tinangay ng alon dahil sa lakas nito. Sa kabuuan ay may nailikas ang mga MDRMO
sa bayan ng Nara na umaabot sa 276 na pamilya na may kabuuang 253 household na may 1,146 na individual sa bayan ng Nara. Samantalang sa bayan naman ng Brooks Point may 176 family evacuees na binubuo ng 812 individuals at wala silang naitalang casualty. Ito ay sa tatlong araw na pag-ulan na nadala pa rin ng Bagyong Maring. Patuloy ang sasagawang paghahanap ngayong araw sa apat na nawawala sa tatlo sa Nara at isa sa Rizal, Palawan. Samantalang tahimik naman ang mga munisipyo sa norte ng Palawan na hindi naapektuhan ng bagyo. Tanging kaunting pag-ulan ang naranasan sa mga munisipyo ng norte ng Palawan. Pero patuloy pa rin na pinag-iingat ang lahat dahil sa kahit nakalabas na ang Bagyong Maring ay magdudulot pa rin ng mga pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng lalawigan ng Palawan. Romy Losares para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenyo. DYPR Balita. Maraming salamat, Romy Losares. 10 mangingisda na lula ng fishing boat na lumubog sa bayan ng Taytay na sa gip ng PNP Maritime. Ang detalye ng balita mula kay Chris Barrientos. DYPR Balita. Nailigtas ng PNP Maritime Special Operations Unit 2 ang 10 mangingisda na lula ng dalawang fishing boat na lumubog sa karagatang sakop ng Taytay dahil sa naranasang walang tigil na pag-ulan sa lalawigan dulot ng Bagyong Maring. Base sa ulat ng Maritime Police Special Operations Unit 2, nagsasagawa sila ng Seaborne Patrol Operations sa bahagi ng Kakbukaw Island sa bayan ng Araceli nang mapansin ang grupo ng mga mangingisda na kumakaway at humingi ng saklolo. Agad namang rumisponde ang mga ito kung saan nasa gitna ang mga lula ng lumubog na FB Kian and Kurt, lula ng 7 mahingsda at FB Makmak, na may sakay ring 3 mahingsda na kapwa mga residente naman ng barangay dito na sa bayan ng Taytay. Ayon sa mga mahingsda, nahampas ng malakas at malaking alon ang kanilang mga sasakyang pandagat dahilan para lumubog ang mga ito sa karagatan. Sa kasalukuyan ay nasa ligtas ng kalagayan ng 10 mahingsda at nakauwi na rin sa kanilang mga pamilya. Chris Barrientos para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenyo. DYPR Balita. Sa ibang balita pa, DOH Region, Mimaropa Region, magsasagawa na daw ng COVID vaccination prioritization sa mga tourism frontliners. Ang detalye ng balita mula kay Romy Luzares. DYPR Balita. Nagsasagawa na umano ng vaccine prioritization ang Department of Health Regional Office sa lahat ng mga tourism workers sa mga tourism sites sa Mimaropa. Ito ang sinabi ni DOH Regional Director Mario Bakilod sa launching ng Bakunado Panalo Virtual Press Conference kahapon. Ayon kay Dr. Bakilod, nakapagpaumpisa na sila sa pagbibigay bakuna sa mga lugar ng tourism area para maunang makabangon ang mga turismo ng bawat probinsya at siyudad sa ilalim ng Mimaropa Region. Inaasahan na sa natitirang buwan ng 2021 o taon ng 2021 ay makakatanggap ang Mimaropa ng halos 500,000 na iba't ibang klase ng bakuna na ipapamahagi sa bawat probinsya ng Mimaropa kung saan dito manggagaling ang bakuna na unang ituturok sa mga lugar na mayroong turismo. Kailangan daw kasi na makaaho na agad ang mga tourism sites sa Mimaropa Region para makapasimulan uli ang mga tourism workers na lugmok na ng husto sa 2 taon na kinakaharap na pandemya. Ang availability daw kasi ng bakuna ang sanhinang mabagal na rollout sa ngayon dahil sa demand nito sa buong mundo. Kaya damay at apektado din ang ongoing rollout ng vaccine sa Mimaropa Region kung saan sa pinakahuling tala na naibigay ni Dr. Bakilod, 17% pa lamang ito sa kabuuan ng Mimaropa Region. Hindi naman daw nagpapabaya dito ang DOH Regional Office sa bagay na ito para sa mga nasasakupan nito. Ito ay aaring pa rin kay Dr. Bakilod. Ang tangi lamang umanong magagawa ay maghintay na mga bakunang mabibili ng national government na ipapamahagi sa lahat ng rehiyon na ng bansa kasama na ang Mimaropa Region. Romy Luzares para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenyo. DYPR Balita. Maraming salamat.
Maraming salamat, Romy Lozares. Water level sa ilang major rivers sa lungsod bumalik na sa normal. Ang detalyeng balita mula kay Chris Barrientos. DYPR Balita. Chris Barrientos. Bumalik na sa normal ang water level ng ilang mga pangunahing ilog sa lungsod ng Puerto Princesa na patuloy na binabantayan ngayon ng City Disaster Risk Reduction and Management Council. Matapos na bumalik din sa normal water level ang ilan pang mga ilog at dulot ng paghinto ng pagbuhos ng ulan. Base sa datos na inilabas ng CDRRMO, ang mga ilog na lamang sa Barangay Bakuhan, Mauyon, Tanabag, Concepcion at Simpukan ang kasalukuyang nasa yellow alert o katumbas ng slightly elevated ang water level. Gayun paman, patuloy pa rin pinapayuhan ng mga nakatira malapit sa mga ilog na patuloy na mag-ingat at agad na lumikas kung kinakailangan sakaling mapansin ng mga ito na muli na namang tumataas ang level ng tubig sa kanilang mga lugar. Sa monitoring pa rin ng CDRRMO dahil sa Bagyong Maring, wala namang naitalang nasawi o nawawalang mga individual sa lungsod ng Puerto Princesa. Ang mga kalsada naman na una nang napaulat kahapon na binaha ay nadaraanan na rin ngayon ng lahat ng uri ng sasakyan matapos ang agarang biglaging ng City Engineering Department sa mga culvert at kanal sa lungsod. Samantala, inatasa naman ng City Incident Management Team na i-prioritize ang kaligtasan ng mga rescue team at sa mga individual na nangailangan ng agarang atensyon ngayong naranasan ang hagupit ng Bagyong Maring. Sinabi naman ni Earl Timbangkaya, ang City Disaster Risk Reduction Management Head Office, na ang kanilang tanggapan ay patuloy na naka-monitor at naka-blue alert status pa rin hanggang sa hindi humuhupa ang panalasan ng Bagyong Maring, hindi lamang sa lungsod ng Puerto Princesa, bagkos naging sa lalawigan ng Palawan. Chris Barrientos para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawen. DYPR Balita. Maraming salamat, Chris Barrientos. 14 minuto makalipas ang 6, ang ibang detalye ng balita sa aming pagbabalik. DYPR Balita sa umaga. Kung pintura ang hanap, isa lang ang siguradong dapat niyong puntahan, Colors Paint Center. Sila lang naman ang exclusive distributor ng Rain or Shine Elastomeric Paint sa Palawan. Meron din silang mga construction materials tulad ng metal paint, automatic acrylic polyurethane paint, skin coat liquid, skin coat powder, steel fabrication and cement, wall coat products, enamel and latex paint. Lahat yan sa mura at abot kayang halaga dahil SRP ang presyo sa Colors Paint Center. Matatagpuan sa Unit D, DCRM Square, tabi lang ng Land Bank, along National Highway, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City. For details, contact 0917-160-3610 and 0967-190-6241. Mahalaga na ang iniinom nating tubig ay malinis at ligtas. Isang dekada na nagbibigay ng dekalidad, ligtas at best-tasting water gamit ang best at latest filtration, softening at disinfection process na certified at pumasa sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Kaya saan ka pa? 5 Aces Water Refilling Station. Matatagpuan sa No. 5 Bacoma Street, Barangay Milagrosa, Puerto Princesa. For delivery, contact 0939-916-6329 at 0928-471-8478. Maglilingkod sa inyo mula Lunes hanggang Sabado para sa malinis, tigalidad na tubig. Mag 5 Aces Water Refilling Station na. Owned and operated by Arnold Beaton. Nais mo ba ng extra income ngunit problemado ka sa pwesto at puhunan? Rikers Wholesale Clothing Palawan, ang negosyong swak para sa mga nais magnegosyo ngunit walang kakayanang mamuhunan ng malaki. Hindi mo rin po problemahin ang delivery ng items mo dahil kami na ang bahala dito. Hassle-free business, di ba? Kung ikaw ay interesado, maaari kaming tawagan sa 0977-216-3066 o bisitahin ang aming Facebook page, Rikers Clothing Wholesaling Palawan Supplier. DYPR Balita sa Umaga. At sa pagpapatuloy ng ating balita, pagbaha sa bayan ng Nara, itinuturo sa pagmimina. Ang detalye ng balita mula kay Romy Lozares. DYPR Balita. Dahil sa mga minahan, ito ang itinuturo ngayon ng mga netizen na sa biglaang pagbaha sa bayan ng Nara. Hindi mo nito nararanasan noon na pero kahapon o ito tulong araw na pag-ulan na ay tila nagbago na ang kalagayan ng bayan ng Nara dahil maging ang kanilang mga kalsada
ay nakaranas ng pagbaha at pagtaas ng tubig kung saan nga may inaitala pang mga nasawi sa kanila at nawawala. Ayon sa ilang netizen, sana daw sa pamagitan ng kinaharap na ito ng bayan ng Nara ay matauhan ang mga lider ng pamahalaan ng Nara at makita na dahil sa pagninina kaya't wala nang pipigil pa sa tubig baha na dumadaloy mula sa kabundukan patungo sa kapatagan na nagiging dahilan ng disgrasya ng mamayan at mga ararian at tahanan ng bawat isa. Umaasa naman ang netizen sa kanilang pamamagitan na kanilang panawagan at pagpapakita ng pagbaha na ito ay matatauhan ang mga lider ng bayan ng Nara at mapahalagahan na dapat ang pagkakaroon ng maraming puno ay isang paraan para mapigilan na ang pagbaha. Romy Luzares para sa DYPR, ang una sa puso ng mga palawin niyo. DYPR Balita. Maraming salamat, Romy Luzares. Ang City Veterinary pinagpaliwanag ng City Council sa muling paglipana ng mga aspin sa lungsod. Ang detalye ng balita mula kay Chris Barrientos. DYPR Balita. Inamin ng pamunuan ng City Veterinary Office na kulang sila sa mga tauhan, kagamitan at pasilidad kung kaya't limitado lang rin ang nagagawa nilang operasyon sa lungsod, partikular na ang panghuhuli sa mga asong nakikitang gumagala sa kalsada. Sa pagharap ni Dr. Indira Santiago ng City Veterinary Office sa City Council, alinsunod na rin sa naging kahilingan ni Consul Rayo Ventura, ipinaliwanag nito na sa ngayon kasi ay hindi naman lahat ng kalamatauhan ay sabay-sabay na nakapasok sa trabaho dahil na rin sa pandemya. Maliban dito, nasa 70 mga aso lang rin anya ang kasya sa kasalukuyang pasilidad ng City Dog Pound at hindi rin sila makapagsagawa araw-araw ng panghuli sa mga ito. Ang paliwanag ni Santiago at pagpapatawag dito ng City Council ay bunsod na rin nang naging katanungan ng marami sa mga residente ng lungsod ng Puerto Princesa kaugnay sa patuloy na mga paggala ngayon o pagkala ng mga aso sa kalsada na kadalasang nagiging dahilan pa ng aksidente. Ayon kay Consul Roy Ventura, kailangang matugunan ang problemang ito upang maiwasan rin ang mga aksidente. Gayun din ang pinangambang pagkakagat pa ng mga aso, mga individual. Kaugnay nito, sinabihan naman ng mga konsehal ng lungsod ang City Veterinary Office na kahit may pandemya sa abot ng kalmakaya ay dapat gampanan pa rin ng mga ito ng maayos ang kanilang mga trabaho at gagawa rin ng paraan ang city government para naman hindi gaanong maapektuhan ang kanilang mga trabaho. Sinabi naman ni Consul Ventura na sa ngayon ay may mga umiiral namang ordinansa sa lungsod kung saan na maaring maparusahan at mapatawan ng multa ang mga may-ari ng mga aso na makikita nga gumagala sa kalsada. Chris Barrientos para sa DYPR, ang una sa puso ng mga palawenyo. Maraming salamat, Chris Barrientos. Sa ibang balita pa, umaabot na sa 100,000 ang mga nakapagtala sa or nakapagpatala sa Registry System for Basic Sector in Agriculture or RSBSA sa buong rehiyon ng Mimaropa. Kinabibilangan ito ng mga magsasaka, manggagawa sa sakahan at mga mangingisda. Ang RSBSA ay opisyal na talaan ng kagawaran ng pagsasaka ng mga pangunahing impormasyon ng mga magsasaka, mga manggagawa sa sakahan at mangingisda upang mas mapadali ang pag-iipon ng mga datos na kailangan sa pagbuo ng programa at polisiya ng gobyerno para sa kanilang sektor. Nakakatulong din ito na mas or maisaayos ang pag-abot ng tulong ng ahensya sa mga nararapat na mga benepisyaryo. Sa kasalukuyan ay patuloy pa rin ang updating at profiling ng mga impormasyon ng mga magsasaka at nakatarget itong matapos sa susunod na taon. Patuloy pa rin hinihikayat ng Department of Agriculture ang lahat ng magsasaka, mga manggagawa sa sakahan at mangingisda. Ganon din ang nasa paghahayupan na magparehistro sa RSBSA. Makipag-ugnayan lamang sa DA Mimaropa o sa Municipal or City Agriculture Office upang makakuha ng enrollment form. Balita. Ang balitang showbiz at balitang good vibes sa aming pagbabalik. DYPR Balita.
Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Palawan Pawn Shop, Palawan Express, Pera Padala. Boy, magtuta sa Palawan. Palawan? Magprinda ako. Sure, ma'am. Ako naman magpapadala sa tatay ko. Right away, sir. Barato. Paspas. Wala hassle. Ipalawan mo na. Regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. I love you. Mi amor. Jitem. Ti amo. Sarayo. Ashitiro. No matter how you say it with love. Express your love. Express it with Recuerdo Gift Surprise Delivery. From flowers, bouquets, chocolates, and more. Located at Caliana Lansana Subdivision, Libis Road, San Pedro, Puerto Princesa City. Recuerdo Gift Surprise Delivery. Owned and managed by Mariel K. Gabo Orlido. Recuerdo Gift Surprise Delivery. Visit their website at www.surprisegift.ph or their Facebook page, Recuerdo Gift Surprise Delivery. You may also call it text at 0966-932-4602. Recuerdo Gift Surprise Delivery. Let them feel your love. Grab our last month installment promo for CCTV installation whenever, wherever, this month of September 2021. 3 months to 12 months to pay. Sobrang gaan sa inyong bulsa. Quality at top leading brand CCTV pa. Wala ka nang iintindihin pang ibang bagay dahil ang aming package kasama na installation. For installment payment, you get 24-hour security and peace of mind. For CCTV repair and installation, contact On The Go Maximum CCTV Trading 0912-799-1129 or through Palawan On The Go Nationwide Installer 2021 Facebook page. DYPR Balita sa Umaga, Showbiz Balita. At sa ating Showbiz Balita, tagboros TikToker na si Naomi Castro bibida sa isang online show sa YouTube. Ang detalye ng Showbiz Balita mula sa Showbiz Insider, Joel Contribida. DYPR Balita. Habang wala pang date ng airing ang kaniyang much-awaited horror serye, isang online show na pang-YouTube ang pagbibidahan muna ni Naomi Casolianto, ang bida TikToker ng Barangay Tagboros. Ito ang Full House kung saan nakakasama niya ang iba-ibang star image artists at mga influencer at video creators. Gaganap siyang parang boss dito at sasailalin sila sa iba't-ibang uso at trending na mga challenges. Ayon kay Naomi, nagpictorial pa lang sila para sa nasabing show at waiting pa sila ng official release date ng airing kung kailan ito mapanood sa YouTube. Maliban dito ay nagawa na rin ni Naomi ang kanyang horror serye, nakasama nga si Sander Ford at waiting na rin ito kung kailan ito mapapanood online. Joel Contribida para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenyo. DYPR Balita. Balitang Good Vibes. At para naman sa ating balitang good vibes, matapos kumalat online ang kalunos-lunos na nangyaring pagbaha sa Southern Palawan, partikular sa bayan ng Nara na lubog or lubos na apektado ng Bagyong Maring, isang malakihang bayanihan project ang ikinasa ng grupong Overland Palawan. Grupo ito ng mga outdoor enthusiasts na laging umaakyat o nag-explore ng batang-batang river bilang lagi nilang dinadaanan sa tuwing magma-mountain climbing sila. Nangangalap sila ng iba't ibang tulong gaya ng damit, pagkain, gamot at kahit pera upang agad itulong sa mga nasa lantaan ng bagyo. Naglagay sila ng drop-off point dito sa Puerto Princesa para sa mga gustong magbigay ng tulong na kanila namang dadalhin sa bayan ng Nara. Ang response team for Nara ay binubuo ng Palawan Espeleological na bihasa o sanay sa pagsaklolo sa mga panahon ng sakuna. May mga kasamahan din silang mga doktor at mga spesyalista na tutungo sa mga evacuation site at may koordinasyon sa lokal na pamahalaan para masigurong maipapaabot kaagad ang tulong. Ayon sa tagapagsalita ng grupo na si Joan Garcia Feliciano, may advance team na silang nasa lugar para agad malaman ang mga kakailanganin at upang mahanapan nila ito agad ng tulong. Sa mga nais magpaabot ng tulong, maaari kayong makipag-ugnayan sa 0917-849-2477. DYPR
Balita. At sa mga lagaglimog ko yun, Amos, madal kita ko yun, ituturo ka na ito ni Ryan Ibanez. Amos, madal kita ikuyunon. Mayad nga daw kanin nung tanan mga tangay, bug, titineg mga gurang-gurang. Ako yung nung tangay nga si Ryan Ibanez, ang inyong katabid sa tang pagadali lingguwayin ko yun, ang opisyal nga lingguway, iyang probinsyang Palawan. Sa adlaw nga dyan, bisarang ko yun nga tangadalan mamanang darag. Ang darag mamanang tawag sa mga daon nga karawlog dun sa lugta. Sa Tagalog, ang darag ay mga dahon na nalagas na at nahulog sa lupa. In English, darag pertains to the leaves that have fallen on the ground. Tagamitan ta sa tungtultulanan ang bisarang darag. Uy sus, kakasilig ko lang kapun, dadi dururumang darag sa idalamang pumangga. Mga tangay, kadang nagtagagman ta, igamitan ta ng lingwain ko yun nun. Yan nung tangay Ryan Ibanez, mayad nga dlaw anin tanan, amblig. Amos, madal kita iko yun nun. DYPR Balita Weather Report. At sa ating ulat, panahon ngayong umaga na sa West Philippine Sea na si Bagyong Maring. As of 4 a.m. kaninang madaling araw, ay huli itong nakita 170 km west of Calayan, Cagayan. Taglay pa rin ito ang lakas ng hangin na umaabot ng 100 km per hour sa gitna nito at ang pagbugso ay inaasahang 125 km per hour. Inaasahang ngayong umaga, lalabas na ng Philippine Area of Responsibility si Maring patungong Southern China. Bagamat lumalayo na si Maring, nananatili pa rin itong nakakaapekto sa pinag-ibayong habagat o southwest monsoon na siyang dahilan ng patuloy na pag-ulan sa Palawan. Itinaas na rin ang southwest monsoon gale warning dahil hindi ligtas ang ating karagatan para sa mga maglalayag. Asahan pa rin ngayong araw ang paminsan-minsang pag-ulan sa Palawan kabilang ang banta ng pagbaha at landslide. DYPR Balita. At magandang umaga kay Miss Normalyn Abandave. Good morning din kay Teacher Lance Aldrin Adjon mula dyan sa San Vicente. At kay Miss Johnny Pilapil, Olivia Dangon Iliozar. Good morning din kay Noraline Mendoza, Rostan Andea Capia. At sa lahat po ng nanonood via live stream at nakikinig sa kanilang mga radyo. Maraming salamat po sa inyong pag-antabay. Yan na po ang kabuuan ng mga balitang aming nakalap ngayong Martes ng umaga. Mamayang alas 11:30 hanggang alas 12, mayroon pa pong DYPR balita dito pa rin po sa DWIC 94.3. Ako po si Ruth Rodriguez. Magandang umaga. Inyong napakinggan ang DYPR balita. Noon at ngayon, DYPR, una sa balita. Hanggang mamaya. Dito sa DWIZ 94.3 Palawan. Ito ang 94.3 DWIZ Palawan. Your music and news radio. Sa gitna ng pandemya, palakasin ang resistensya. Siguraduhin ang 7 hanggang 8 oras na tulog. Kumain ng masustansya at manalangin. Isang paalala mula sa MX3. Be MXtraordinary with MX3. Ako po si Captain Boyet Toledo. 3 taon na pong naninilbihan bilang air ambulance pilot. Yung air